kay Abuzi and Omoni, maayos nilang sinasabihan ng mga bata. Yung way nila ng pagdidisiplina or pagpapayo, ang ganda-ganda. Pati ako, ang dami kong natututunan. Hindi lang si Ina and si Ijin yung sinabihan, kami din mag-asawa. Niremind kami sa role namin as parents ni Ina and Ijun. Kaya alam nyo ba, kapag hirap na ako sa pagiging nanay at tatay, ay nanay at tatay, Kat, naging single mom. Kat, palagi lang tayong happy, stay natin sa buhay natin yung mga positive people, all na positive. Huwag na nating i-entertain yung mga negative sa buhay natin. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea. And spend time with me today. Another day with PMSK and the rest of my family. Yes, kompleto kami ngayong araw na to. I-share ko sa inyo kung paano namin sinelebrate yung birthday ko. Medyo nababago na ang style ni Omoni and Abuzi eh. Excited akong i-share sa inyo yung kaganapan nung birthday ko together with my Korean family. And syempre, matagal nyong hindi nakita ang farm, so bibisita din tayo sa farm. Wala, ang ganda lang ng farm. But for now, kailangan ko mag-prepare ng breakfast. Examination week ni Ina. So, sabi ko sa kanya, she has to eat para hindi sumakit yung ulo niya. Si Ijun kasi, he always eats breakfast, walang problema, kahit anong ihain mo sa kanya. Kakain at kakain siya ng almusal. Mag-start na tayong magluto. I prepared chicken nuggets. Magluluto din ako ng garlic rice. Pwede na tayo maglagay ng parsley. Fry din ako ng itlog. Fighting, baby Una. You can do it. Okay. Do your best. Pray, and God will do the rest. Umbrella. Bye bye. Fighting. Fighting. Do your best. Hanggang madaling araw nag-aaral siya. Nasaan ba yung note niya? I'll show you. Ang ganda ng sulat ni Ina eh. Ganito siya mag-aral. Kita nyo ba? Parang gumagawa ng lesson plan. Ayan. Nabasa naman daw to. Ay, kuya. Let's all pray na maganda ang result ng exams ni Ina. Whole week ang exam niya. So, sabi ni Alex, bawal ma-stress, ma-pressure, bawal sermonan ang kanyang panganay. Sige lang. After exam, saka na daw ako mag-sermon-sermon kapag may kailangan sa... Di naman ako nagsasermon, actually. It's more on reminder na she should know her priorities.
pinapatay ko yung mga saksakan pag hindi ginagamit. Though sabi ni Alex safe naman, pero syempre ayoko maging kampante. Iwas sunog na lang din. In fairness, maayos naman ang bed ni Ina. Hindi ko na kailangan ayusin. Sino to? Kilala nyo ba yan? Share ko lang to, bigay ng isang to netizen nung meet and greet. Ina still keeps it. Thank you. Okay, wala na ang mga kids. Solo flight na naman ako. Maya-maya tayo magchikahan to netizens. Gawaing bahay muna tayo. Maulan na araw dito sa South Korea. Kayo ba mga mommies? Do you always check yung weather forecast before you send your kids to school? Ako kasi ganun. Actually, kaming mag-iina. Para alam kung magdadala ng payong or hindi. Hello! Okay lang kayo? Okay, done ang paghuhugas ng pinggan. Pawis na. Init. Nakakuha ako ng sibuyas sa farm. So, aayusin ko lang. Wala akong available na box. Okay, I'm back to netizens. After ng gawain ko sa bahay na hindi ko na pinakita sa inyo lahat, get ready with me. Habang nagkikwento ako about sa kaganapan ng birthday celebration ko together with my family, tapos, syempre, farm tour na din tayo. That day kasi, maulan, kaya naman, kumuha lang ako ng mga clips na pwede kong i-share sa inyo to netizens. Tapos, I wasn't also feeling well that day. Sobrang pagod ko and puyat. Anyway, napansin ko lang na over the years, ang mga biyanan ko nagbabago na. In a way na si Omoni, hindi niya na masyadong pinapagod yung sarili niya para maghanda sa birthdays namin. Since hindi ako Korean and mahilig talaga akong kumain sa restaurants, si Omoni and Abuzi, nag-invite na kumain na lang kami sa labas. Sabi niya, there's a restaurant na kinainan nila ni Chagan, Abuzi, and Omoni. Tapos nasarapan siya and gusto niyang i-share sa amin yung restaurant na yon. Sabi ko, ano eh, magkikwento ko while getting ready. Pero diba na, puro na lang tayo kwentuhan to netizens. Wait. Anyway, ang dami ko nang daldal, magkwento na ako. So, sobrang pasasalamat ko kay Omoni kasi nga, nagbabago na din sila ni Abuji. Although, ayoko din na gumagastos sila kapag birthday namin. Kasi nga, syempre, farming yung pinagkakakitaan nila and alam namin kung gaano kahirap ang maging farmer. Pero, dahil gusto kaming i-treat ng aking mga biyanan, lalo na ako, kasi nga, sabi nila, I'm doing great as a mom kay Ina and kay Ijun and then wife sa anak nila. So alam nila talaga yung pagiging hands-on ko sa pamilya. So sabi ni Abuji, sige, siya na daw mag-a-adjust. Kahit ayaw niya ng pasta. Once a year lang naman daw. Sige, carry na. Thank you, Abuji. Si Omoni kasi alam nyo, walang arte yun eh. Open-minded sa iba't ibang klase ng pagkain. Si Abuji lang talaga ang problema naming lahat. Kasi very Korean ang panlasa niya.
syempre very Korean siya eh, kasi Korean siya. So, nagpunta kami sa isang restaurant and then parang feeling ko treat na din 'yan para sa mga bata kasi nga examination week. So, sabi ng mga ganun ko, kain ng masarap para ready makipagbakbakan sa exam si Ina and si Izul. Ordered steak, tonkatsu, pork cutlet yon, pasta. Then we started eating. Masarap naman ang pagkain in fairness. Laging tinatanong sa akin ni Omoni kung okay ba yung pagkain. Sabi ko, yes, masarap po. And gusto ko talaga yung mga ganitong pagkain. Hindi puro Korean food. Magko-concealer ako kasi nga hindi pa okay yung dalawa kong breakout. Although hindi na mapula. Nagtataka kami. Biglang tumayo si Aboji. Sabi ko kay Omoni, nag-CR lang. Hindi pala. Alam niya kung anong ginawa niya. Nag-request ng chopsticks kasi ayaw niyang gumamit ng spoon and fork. Nasa Italian restaurant pero naka-chopsticks. Ang cute-cute talaga ni Aboji. Alam niya palagi yan. Kapag hindi Korean restaurant yung kinakainan namin, lagi siya nagre-request ng chopsticks. Hindi kasi siya sanay gumamit ng spoon and fork. Sweet yan si Aboji kasi palaging nagbibigay ng pagkain sa akin. Mag-aabot ng food, yan. Alam nyo, isa sa mga sweet gestures ng mga biyanan, yung paglalagay ng pagkain sa plate ng mga daughter-in-laws nila. Makikita nyo yan sa Korean drama. And kapag ganun ang ginawa ng mga biyanan, nakaka-touch yun. And talagang ma-feel namin yung pagmamahal ng mga Korean in-laws namin. So maraming maraming salamat talaga sa aking mga biyanan kasi ako'y mahal na mahal nila. O, di ba? Mapapasana all. Alam ba na yung cut? Alam ba ng mga biyanan ko na may boyfriend na si Ina? Yes, sinabi namin. And si Ina din pala mismo nagsabi na may boyfriend na siya. Pero parang friends lang daw sila. Hindi yung seryosong seryoso. Kaya wag mag-alala ang lolo at lola. Palagi naman nagbibigay ng assurance si Ina na hindi namin kailangan mag-worry. Pero syempre, bata pa yan talaga eh. So kailangan talaga ng matinding dasal at guidance talaga. Tapos everyday reminder na ang priority ay ang pag-aaral, hindi ang love life. Tapos gawing balance lang lahat ng bagay. Huwag sobra-sobrang ma-fall. Mahirap na. Ang maganda kay Aboji and Omoni, maayos nilang sinasabihan ng mga bata. Alam niyo yun, yung way nila ng pagdidisiplina or pagpapayo, ang ganda-ganda. Pati ako, ang dami kong natututunan. Tapos, hindi lang si Ina and si Izun yung sinabihan. Kami din mag-asawa. Niremind kami sa role namin as parents ni Ina and Izun. Kaya alam niyo ba, kapag hirap na ako sa pagiging nanay at tatay. Ay, nanay at tatay, Kat. Kat. Naging single mom. Kat. Kaya, kapag hirap na ako sa pag-aalaga and pagdidisiplina kay Ina and kay Ijun, tumatawag talaga ako sa mga biyanan ko. Iiyak ako. Sasabihin ng mga biyanan ko, we, we, we. So, ang gagawin nila, alam nyo, papakinggan lang muna nila ako. Tapos pagkatapos kong maglabas ng saloobin ko, ng sama ng loob ko, saka sila magsasalita and magbibigay ng payo. Na talaga namang magagamit ko as a mom na palaging kasama ni Ina and Ijun. Okay, hindi ko na natapos ang kilay ko, kakakwento. Tapusin ko lang kilay ko to, netizens, tapos saka tayo magkwentuhan ulit, ha? Wait lang. Ano oras na tapos malilate na ako sa trabaho ko?
after enjoying the meal, ang mga kids nakatanggap ng cash allowance from their grandparents. And syempre, kapag birthday, meron ding cash gift from Omoni and Abuzi. Wait lang. Ito yun. Palaging may nakasulat na greeting ang aking mga biyanan. Urinionary, sengil chuka handa. Yan lang. Palaging one-liner. To our daughter-in-law, happy birthday. And alam nyo ba? Ang dami nyo nang alam, no? Habang tumatagal, kumakapal na din ang laman ng envelope na binibigay sa akin ng mga biyanan ko. So maraming salamat talaga kay Abuzi and Omoni. Ano ginagawa ko dito sa cash gift na binibigay nila? Sinesave ko na lang, hindi ko pa naman kailangan. Pag kailangan ko na, saka ko ilalabas sa bangko. Pero hindi ko pa kailangan eh. Tapos ang lagi sinasabi ni Omoni, bumili ka na magandang dress mo kasi mahilig ka sa dress. So kapag ano, naisipan ko, binibili ko talaga ng dress, yung cash gift na bigay ng mga biyanan ko. Okay, tapos na tayo sa kilay. Ang gagamitin ko na Cheek Pop and Blush Pop from Clinique 14 Heather Pop ang shade. Mostly nang ginagamit ko sa mata and sa cheek ay same lang. Para iisang shade na lang. Hindi naman ako ma-makeup na tao talaga. Na-amaze ako dun sa ang gagaling mag-makeup talaga, no? Alam niyo yun? Total transformation talaga yung nangyayari pag nag-makeup sila. Ako kasi parang wala namang itatransfer. Walang pagbabago. Walang makeup or merong makeup. Char lang. Okay. Visible ba? Light lang to. Simple lang ang naging lunch date ko together with my in-laws. Tapos bumalik na kami sa farm. Habang si Omoni ay busy mag-prepare ng aming dadalhin pa uwi, I decided na mag-ikot-ikot sa farm kahit umuulan. Kasi ang dami na talagang pananim sa farm na malapit na din naming ma-harvest and ma-pick. Ayan ang pear tree. May balot na yung pear fruit para hindi masira and malaglag. Tapos meron na ding bunga ang persimmons pero green pa rin kasi sa autumn pa mapipick yan. Siyempre, ang dami na ding bunga ng walnut tree. Tapos lakad-lakad pa tayo. Oh, di ba? Ang daming mais. Siguro by next week makakakuha na kami ng mais. Yung mais na yan kasi pang personal consumption, tapos pinamimigay din ni Omoni sa mga siblings nila ni Abuji. And then, ginagawang pagkain ng manok. Kaya, every year silang nagtatanim ng corns. Tapos, yung white corn, hinahalo ni Omoni sa pagsasaing niya ng kanin. Masarap yun. Alam niyo yun yung ginagawang binatog sa atin sa Philippines eh. Yun, sa sobrang daming tanim ni Abuji sa farm, hindi ko na alam ang tawag kasi parang pare-pareho lang sila. Pero ang gandang tignan, no? Kasi lahat green. Tapos lahat yan, talaga namang makakain namin. Sobrang sipag talaga ng aking mga biyanan. Kumalat ang aking mascara, ano ba? Okay. Okay, tapos lakad-lakad tayo. Check natin yung first greenhouse. Yan, ang puro sili. Meron ng red and green chili peppers. Ang chili pepper ay isa sa mga pananim na pinagkakakitaan ng aking mga biyanan. Very Tagalog na Tagalog na. And dito naman ay ang sesame plants. Sa Korea, hindi nawawala ang sesame. May sesame oil, yung sesame seeds, lahat ng sesame open, sesame char lang. So, source of income din yan ng aking mga biyanan. Mahal yan kasi ang hirap niyang i-collect. Next time, i-share ko sa inyo. Kasi maliliit na buto yan eh. Ano nang next? Okay, magli-lipstick na pala ako. Ay, ito palang bulaklak na to. Ito yung bell root flower.
Yung pinaka-root niyan, yung ginagawang side dish na sobrang sarap. Lakad-lakad tayo! Oh, diba? Ang cute na ng apples! Hindi pa sila ganun kalaki, pero green na sila. Okay, wait. Cut ko lang ang story sa farm. Baka may magtanong. Unahan ko na. May bagong kong shade ng lipstick from Dior. This one is Dior Addict 667. Best seller daw to ng Dior ngayon. Okay naman, baka naman okay. Alam niyo maganda sa lipstick ng Dior, hindi siya basta-basta nawawash. Napansin ko lang. Kahit kumain or iminom ka, may magstay na color pa rin. Okay. So, ito na yung itsura ko for work. Okay. Back to the farm tour. Yan na yung mga apples na soon lalaki na and makikita na natin yung pagka-red. But for now, let's enjoy yung color green. Sinundan ko si Aboji sa isang house sa kabilang part ng farm. Makikita nyo dyan, marami ding tanim. Merong cucumber, squash, meron ding celery. Ngayon, nagtanim sila. May eggplant din, ayan, bigay ni Aboji. Sasabihin ko sana ang talong ni Aboji. Char lang. Tapos meron din tanim na sibuyas, may kamatis din. Pero hindi ko na nakuhanan kasi bandang dulo pa ng house. Sa susunod na balik na lang namin sa farm. So yan yung itsura ng farm ngayon. Sobrang ganda. Lahat green and may mga bunga. Hindi lang talaga maganda yung weather. Kaya hindi na ako nakapag-vlog talaga ng maayos that day. Yan ang aming naging araw sa farm together with my in-laws. Bakit hindi namin kasama ang sister-in-law ko? May work siya that day and nag-send na lang siya ng regalo sa akin. Palagi may regalo ang sister-in-law ko sa akin. Sa amin, every birthday. Birth month ko talaga, sobrang happy ako kasi I was able to meet my long time and old friends na kahit ang tagal ko nang hindi na-meet, nandun pa rin yung connection namin. First, I was able to meet my very first student here in South Korea. Nung bagong dating ako, siya yung unang-unang nagbigay sa akin ng trabaho. Yung magulang pala niya. Si Omni ang nag-recommend. Si Ara. 4 years ang age gap namin. I'm older than her. So I started teaching her when she was in college. I think first year college siya noon. Ang dream niya talaga is to become a banker. Banker sa Korea ang tawag, pero bank teller naman sa atin sa Philippines. So sabi niya sa akin, nung kinontak niya ako, "Teacher, I achieved my dream." Sabi niya, "May trabaho na ako sa bangko. Married na ako and may anak na ako. Mag-lunch tayo." Sabi ko, "Oh, sige." Excited ako. So yun, nagkita kami, nag-lunch kami together. Tapos, naku! Sabi ko sa kanya, "I'm so proud of you." Ang ganda-ganda niya, pero siguro may postpartum siya kasi ang anak niya is 18 months old pa lang. Ayaw niya talagang mag-picture-picture. Sabi niya, "Nag-gain ako ng weight, teacher. Tapos nahihirapan na akong mag-lose ng weight ngayon. I ask her kung pwede akong mag-upload. I-crop mo na lang, teacher, or i-blur mo." We had lunch. Sobrang gutom na gutom ako niyan. Kasi naghintay kami ng ilang minuto bago kami makaupo Tapos ang dami naming napag-usapan. I-share ko lang sa inyo. So, nung nakilala ko siya, buntis ako kay Ina. Siya yung ginawa kong host sa baby shower ni Ina. Yung baby shower thing, new yun sa kanya. Sabi niya, "Hindi ko alam gagawin yung teacher." Akala niya dati paliliguan si Ina kasi baby shower. Sabi ko, "Hindi, parang i-welcome lang natin ng baby ni teacher." So, siya yung naging host. And then, she also attended yung wedding namin ni Alex after giving birth kay Ina. So, present siya noon. Tapos, I had to stop teaching her kasi kailangan ko na nga maging full-time mom kay Ina. Nawalan kami ng communication for a very long time. Tapos, paano niya ako nakita sa YouTube?
gumawa siya ng paraan para makuha yung number ko and makontak ako. So finally, we met again. Na parang walang nagbago. Grabe yung chikahan namin tungkol sa trabaho niya, tungkol sa anak niya, na napakabait, napaka-cute, na carbon copy ng apa niya. Sabi ko sa kanya, parang walang nakuha yung anak mo sa'yo. 100% sa tatay talaga. Natatawa. So I enjoyed my time together with my student. Her name is Ara. Ang ganda, no? Tapos, meron din akong co-teachers before sa Philippines na nag-travel dito sa South Korea. And then, we had dinner, super chikahan about life, family, work. Si Ate Grace and Ate Carla, they're older than me naman. We worked together as teachers in Quezon City. English Academy yon na ang mga students ay Koreans. So sila yung mga ate ko nun sa Philippines. Okay, after eating dinner, nag-tea kami sa isang coffee shop nearby na na-enjoy nila kasi masarap daw yung halabong tea. Ang halabong ay orange ng Jeju Island. Masarap. Parang siyang citrus, ganun. Pero try nyo, pag nag-visit kayo dito sa Korea, try nyo yung halabong tea. Ayun, sobrang saya lang ng birth month ko. Tapos nakapag-celebrate din ako together with my friends dito sa Korea. And of course, with you, Tunerizens. Kasi every year na tayong magkasama sa birthday ko, eh, hindi kayo nawawala. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. Anyway, I have to dry na my hair. Tapos na ang ating chikahan, Tunerizens. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Wait, dry lang ako, ha? Diyan lang kayo para makita niyo yung aking OOTD. Kasi get ready with me nga. Wait. So what I use for my hair is the Silk Oil Essence na i-apply bago mag-dry ng hair. Apply ulit tayo for finishing. Wow, for finishing. Okay na. Naglilinis ba kayo ng sahig? Yung pinupulot yung mga nahulog na buhok? Ako ganun, nakasanayan ko na siya. Ayokong iwan na may mga buhok-buhok ang sahig. Kita niyo ba? Oh, yan oh. Pati buhok hindi pinakawalan. Hugas lang ako kamay. Okay, since part ng get ready with me, mag-ready na tayo. I'm gonna use my pearl earrings. Ang color niya ay rose gold. Mahilig ako sa pearl kasi ang aking birthstone ay pearl. Na parang kasi ang simple-simple, no? Tapos eleganteng tignan. Kahit puti ang color. Okay ba? Nice, no? Kita ba? Tapos, matagal na itong nabili ni Alex eh, before pa ako mag-birthday. He bought me 2 gold bangles. Pero ang color ay rose gold. Rose gold ba to? Parang pink gold? Dalawa to. Gamitin ko today. Ibida ko lang sa inyo yung regalo ni Alex sa akin. Tapos, sa pang bracelet. Tapos ito, regalo to ni Nema sa akin. Gold necklace to. Ayokong gamitin yung mga malalaking gold. Na-stress ako. Hindi ako mahilig sa mga ganung accessories talaga. Pang-investment lang yun. Tapos, kaya ka ng watch. Tapos, rings. Yung aking jade ring. Na white. Tatlo tong jade ring ko na galing din sa shop ni Aja Chic. Kung matatandaan niyo siya. Ito yan. Ganyan. Isang color. Tapos itong green. Lahat to jade. Alam niyo ba?
Antik na to, sabi ni Aja Shun. To finish this Get Ready With Me perfume, cool water. Then, let's go. Wala na yung mga sinampay. Natupi ko na kanina. Dalshu style today. This is my bag from Teddy Blake, New York. So I'm wearing mini skirt today, denim. So this is the OOTD. Very simple lang. Papasok na ako sa work to netizens. Huwag niyo na akong ihatid maulan, baka mabasa pa kayo. Thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. So if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye!